today's event will be monumental dito sa aquaculture industry ngayon sapagkat ito na yung para magiging final boost na isang major commercial species na magiging important sa Philippines in the next coming years. Ito kasing Pangasius has a very big potential to become very important sa ating food production tsaka generation of livelihood sa ating mga fisher folks na apektado ng climate change at ng economic problem sa ating countries ngayon. Gusto po namin ma-promote ang Pangasius sa buong Pilipinas para mabigyan po natin ng hanap buhay yung mga countryside po. Ang direction po naman ng gobyerno natin, bigyan na po natin ng hanap buhay yung mga kapwa Pilipino natin. So isa ito po sa nakita naming magandang industry na ating i-develop kasi po napakalaki po yung demand ng importation ng Pangasius sa Vietnam na kaya naman natin i-provide sa domestic produce natin. Tama po yun. Kasi ang Pangasius, ang dami ng pwedeng gawin sa kanya. Pwede siyang raw, pwedeng halos lahat ng luto pwede sa kanya. White meat pa siya, white flesh. So yung fillet ng Pangasius will be much bigger pa sa ngayon, I think, kasi sa laki ng in-import natin, mga 800 metric tons kada buwan. So, kung substitute natin yan ng local produce, napakalaki ng potential ng production natin. Ang Pangasius culture kasi, napakadaling i-culture sa ponds natin, sa fish pen, at saka yung production cost niya, napakababa compared sa other species because it is a very efficient feeder. So, tsaka very hardy siya, halos walang sakit. Tapos, napakabilis niyang lumaki. It is a very fast-growing species, pinakamabilis sa lahat ng species natin ngayon. At important of the events para malaman ng buong bayan na ang industry ito ay makakatulong sa bayan, no? Kung ma-develop natin itong industry ito, masisave natin yung mga dollar natin. Instead na bumili tayo sa labas, domestic produce na lang ang gagamitin natin. Definitely, talagang this is the best option sa compared sa Hito kasi Hito is not only having problems sa viruses but on the survival rate sa kanyang maliliit because of inbreeding na rin. So, I think pag we factor in yung produce ng Pangasius dun sa Hito, I think it will be a much better alternative pa. Well, this is a never-ending story, no? We have to develop this industry to help our economy, no? Ito ang nakita naming species na isda na napakabilis tumubo, madali pong erase, palakihin, at saka kahit anong pagkain ibigay po natin, kakainin niya. This is the fastest growing fish na nakita namin, mga fresh na species. Sa Pangasius naman, ang Pangasius kasi kumakain siya, omnivore siya, kumakain siya ng kahit anong pwedeng algae, plankton, insects, mga higher plants, tsaka yung malalaking isda ng Pangasius, kumakain din ng mga crustaceans, fish, tsaka fruits. So, napakalaki ng bentahe sa kanya. But, pag nasa commercial level na tayo, siyempre kailangan natin ng feeds para maparami natin yung production. Well, as a company, Santi Feeds Corporation has been in the industry for more than 20 years actually, no? So the latest accolade na ibinigay sa amin is the 2012 Feed Miller of the Year Award sa buong Asia. So yung Pangasius feeds natin has been in the market for 3 years already. Since the start ng mga techno demo pans pa, yung feeds natin ang nag-perform ng pinaka maganda sa lahat ng mga techno demo pans na in-establish sa buong bansa.
ang Pangasius feeds kasi natin is extruded, no? It's extruded, it's cooked at a very high temperature, making the pellets very highly digestible at saka very stable siya sa tubig. So yun ang mga important factors para magiging very efficient yung assimilation or absorption ng feeds ng isda. Definitely, very much better FCR. So far, yung pinakamagandang nakuha natin na FCR is 0.74. Kaya sabi nga nila, it's amazing. Pero generally, yung nakukuha natin na FCR is 1.3. Sa average na 1 kilo naman yun. Malalaki ng isda. So 1.3 na FCR is napaka-efficient naman. Itong program ito, hindi lang ito para sa growing, kasama na ito sa mga paano i-develop yung mga value-added species, value-added product ng Pangasius. So, hindi lang dapat yung para talipapan binibenta ng buhay ng isda, kundi dapat hanggang sa proseso, no, from the farmers hanggang sa processing plant, hanggang sa marketing, this is a perfect package for the whole industry. I think yung event na ito ngayon will definitely shape the future of Pangasius in the Philippines kasi nandito na yung lahat ng stakeholders, government, private sector, academe, researchers, press na magiging magpapalaganap pa nito. Ngayon, napakalaki. We didn't expect na ganito kalaki. So I think the future is bright, everything, and everyone will be drawn to greater heights sa ngayon na event na ginanap. Well, ito pong ginagawa namin, talaga pong sacrifice ito. Nasa private sector po ako, hindi kami binabayaran. Ito for the love of the country na lang. Tulungan po natin bayan natin para guminhawa naman yung mga tao sa countryside. Katulad po namin sa Mindanao. Sa Mindanao po, kung bibigyan po natin sila ng industry, may hanap buhay po yung mga kapatid nating mga Muslims doon, mga rivers. Palagay ko hindi na sila maghahawak ng armas. Dahil meron na po silang hanap buhay. Kung may hanap buhay po ang mga kapwa ko Pilipino sa Mindanao, palagay ko magiging peaceful ang buong Pilipinas. Ito po, pagmamahal na lang sa bayan. Hopefully, itong event na ito will give way para sa pagpalaganap ng Pangasius industry, hindi lang sa Mindanao, which it's where it started, kundi sa buong Pilipinas na rin. At kami sa Santi Feeds Corporation will be helping the industry through our feeds, through our technical services, at saka sa marketing na rin ng Pangasius as an industry sa ating bansa. Sino yung mga interesado sa atin na para mapalago pa natin itong Pangasius industry, you may contact our persons in the field led by yung very energetic na vice president namin si Ma'am Patricia Rico, sa marketing namin na si Daniel Cabrera. Kahit saan, kung saan man sila, they just log on to www.tate.com, doon nila malalaman lahat, at saka mag-ilap kung sinong tao na pwede nilang kausapin. There is always a person sa Santi Feeds na pupunta sa kanila, mag-explain kung paano lahat ng pag-alaga ng pag-business.